kung si Ivana, kaya po ni Ivana magbigay po ng ano, nag-giveaway po siya ng kanyang bra. So ako magbibigay din po ako. Underwear naman po yung ibibigay ko. Use the ano, hashtag underwear for Sanderford. Ayan. Is Sander... Bakit? Ang layo eh. Parang from... Mapunta na tayo di sa Sanderford. Kalamay! Ito yung nalang nagpaano, no? Nagpagawa ng mukha na transformation. Tapos yung mayabang. Ayun. Ayoko din... Paano kung ayoko tropahin? Ayoko din jowain. Wala, puwintan na lang. Nalala ko na lang siya. I know. Ay, wait lang. Sama, sama. Ito, go! Oh, ganun diba? Yung parang sinabi niya na parang... Sinabi siya dito na parang mayabang. Yung mayabang yung paggawa ng mukha ganun. Pero hindi ko siya sinabi, hindi ko din siya ginajudge. So, ibig sabihin, sige, comment down below. Kayo na mismo nagsabi. Oo, kayo na bahala. Kung may gawa ba siya, joke. Hindi, si ate, wala pa lang gawa, yung posible na hindi, pero hindi ko, hindi na siya pwede judge. Kasi wala tayong alam, wala naman tayong alam, diba? Yung nga eh, hindi na alam, ba't ka nang, ba't siya nang judge? Diba? Pero sa akin, gusto ko siya, ako lang sa akin lang, gusto ko siya na lang, gusto ko na lang siyang tropahin. Turuan mo ng tamang asa. Gusto ko siya turuan ng tamang asa. Kung paano tayo natanong, paano siya maging, paano siya maging, ano, maging mabait sa mga viewers niya, yung mga nanonood sa kanya, yung mga taong pwede siyang tulungan, yung mga tao na i-judge niya dapat sa tamang, in a good way. Gusto ko siya turuan. Kasi sila ati Sainab, tsaka sila Donnery, ang ganda. Oo, mabait naman, di ba? Kasi, alam mo, kasi pagka-influencer mo dapat, ano, mabait ka. Hindi, baka gusto niya lang sumika talaga. Pwede, pwede rin. Pero, dahil dyan, gusto ko itong tropahin. Oh, kapits. Robat, mapa ka na namin. Punta ka dito. So, next? That will be all. Thank you. Lock. So, yun. Yun yung intro, no? First of all, yung title ko, yung title ng ano na to, ng love, ng live na to, is Hate or Love. And, sobrang... Ano ba, hindi ko pinag-isipan. Actually, hindi ko alam ko ano yung gusto kong sabihin right now. Pero gusto ko lang i-freestyle ko ano yung nararamdaman ko ngayon. And, nalulungkot ako na, paano ba, nalulungkot? Or, hindi lang nakakatuwa na, it's okay that, you know, people... throw stones and alam mo yun babato ng kung ano-ano sa tao, kapwa-tao na ano kala mo talagang ano, kasi hindi ako nagbabasa ng mga hate comments eh, kasi wala naman ako mapupulot dun eh, pero the circle of friends will, alam mo yun, syempre nag-worry sila, nagki-care sila, so sinisend nila yung mga screenshots na yun. And honestly, natatawa ako pag nakikita ko yun. It's like, ano ba yung gusto nilang mangyari sa mga... Ano bang gusto nilang mangyari? Even the people they look up to have... Merong mga lapses, may mga mishaps sa buhay. It's normal, right? Sabi ko nga sa tattoo, you know, we have a lot of ano, mga pagkukulang, mga... Ano pa ba? Marami tayong mga mistake sa past natin. And it doesn't matter, you know? So, yun. Yung pinaka main point ko nito is, honestly, just a question to those people who are throwing hate, releasing a lot of hate about what I'm doing right now and what's happening in my life right now and what's happening sa career or sa nangyari sa akin ngayon, sa spotlight na binigay sa akin ng Diyos ngayon. Just a quick question, ano yung nakukuha nyo sa hate? If you're getting paid with that, masaya ako para sa inyo. If you're happy doing that, masaya ako para sa inyo. If you're inspired to throw a lot of hate to some people, I'm really happy for you. You know, again, if you're getting money for that, then masaya ako para sa inyo. If you're getting, nakaka-boost ng career niyo yan, masaya ako para sa inyo.
kung nakakataba ng puso niyan, kung nagiging masaya kayo sa buhay na nagtotro kayo ng hate sa kapwa niyo tao, masaya ako para sa inyo. Honestly, but be honest, when you release that kind of energy, does it feel like contented kayo? Or satisfaction ba yung nararamdaman niyo? Like, meron pa ako nababasa na 100% legit, like, really, like, seriously, sino ba to? Para, alam mo yun? Like, if people will say, wag mong pakialaman yun ba? I just want to protect the feelings of my loved ones kasi they're affected. And of course, hindi ako nasistress. Never ako masistress sa mga ganong klaseng hate na binabato ng mga tao sa akin. I'm good with that. Sobrang na-trained yung utak namin to, alam mo yun, to not mind those shit. Pero yung circle of friends ko, yung family ko, they're not into this kind of world. And of course, mas mabilis lang silang maapektuhan. So para sa akin, parang I want to speak out. Like, alam mo yun, hindi ako nasistress dun. Never ako magkakaproblema dun sa mga hate comments na yun or hate post na yun. Alam mo yun, talagang nagre-remind lang talaga, nakaka-remind lang yung post na yun na madami lang din talagang kailangan ng pagmamahal sa mundong to. Pag may nakikita kang mga ganong klaseng post or comment, masasabi mo talagang, shit, kung unlimited lang talaga yung pagmamahal sa mundo, masarap liguan ng pagmamahal itong mga to eh. Alam mo yun? So hindi ako namoblema dun or hindi ako naapektuhan dun. Naapektuhan ako pag naapektuhan yung mga taong mahal ko sa buhay. So yun, I just want to speak on behalf of them. Like, for these people, like, man, again, this is just my friendly advice. If you throw hate in the universe, trust me, babalik sa yan 10 times fold. I guarantee that. Buong puso kong sasabihin yan. If you throw a lot of hate in this world, if you throw a lot of negative energy to someone, if you throw a lot of negative vibes sa mundong to, trust me, 10 times, babalik sa yun. Hindi man babalik sa yun, babalik yun sa mga taong mahal mo sa buhay. Karma is a bitch. I experienced all the karmas in my life. And I'm, alam mo yun, lahat tayo pagdadaanan yun, and I am fully aware of those consequences and all those karma. Alam mo yun? And it made me who I am right now. You understand what I'm saying? Just please, alam mo yun, if you will put some hate, or if you will post some hate things to someone, make sure that nakilala niyo yung tao, di ba? Hindi yung parang nagposto, tapos sabihin 100% legit, or sabihin 100% totoo. Like, really? And then, ito pa yung pinaka-weird. Like, I saw a screen caption, screenshot ng isang post. So, chinek ko, na parang sabi ko, sige nga, check ko nga. Nakita ko, lalaki, nagpost. Hate post. And then, on the, yung first post, ito yung hate post niya sa akin. Itong recent post niya. Yung recent post niya was all about God. Like, what? Alam mo yun, parang, paano? Paano nangyari yung God is love? Right? Love. Galing kay God yun eh. Galing kay best friend yun eh. And then, why is it that you throw this kind of hate shit? Where is the amen right there? Sabi niya, amen. What? Where's the amen right there? How could you say that if you throw a lot of bullshit in this world? Alam mo yun? So, kung sino man yung, like, for example, nag-hack ng Instagram ko, I'm okay with that. Because even without it, even if wala yung Instagram ko, I'm a happy person. I know my worth as a person. Alam ko, even without Instagram, I can inspire people. I inspire people around me. I give a lot of love to all the people around me.
sa sobrang pagmamahal sa puso ko to a point na nagtatranslate sa mga videos, umaabot sa mga tao, umaabot sa inyo. You know? So, sa'yo na, kung hindi man ibibigay, hindi man ibabalik ng Instagram sa akin yung ano ko, yung account ko, then maybe there's a purpose about it, right? So, yung point ko, actually guys, what's happening to me right now, all the hate things, trust me, I'm, ganito yung mindset ko. Pag once na may talagang energy na nagpupul sa akin pababa, trust me, sabi nga ng Cloud 9 eh, bite into the bright side. Ganun parati yung mindset ko. Guys, ito yung, ano ko, parang advice for tonight. Mag-bite kayo na may mga negative na nangyayari sa buhay nyo. Kasi I believe in this world, the yin and yang, balance yan parati. There's a push and pull or merong equilibrium parati yung nangyayari sa buhay natin. So, lahat ng negative na nangyayari sa akin ngayon, I know a lot of, alam mo yun, may katumbas siya na, ano, na positive. I'm really excited for that. I tune in to that kind of energy. Hindi ko pinapakinggan to. Nag-live lang ako ngayon on behalf of the people who really cares and who really loves me.